sa pagtaas ng demand ukol sa pangangailangan sa mga pagkaing dagat o mga seafoods ay nagdulot naman ito ng nakababahalang sitwasyon. Lalo na't dahil nga rito ay karamihan sa mga fishing vessel na pag-aari ng bansang China ay nangahas na rin ngang illegal na mga isda kahit pa sa mga protected areas na sakop ng ibang mga bansa. Subalit dahil nga sa bawal na gawain ito ng mga mangingisdang Chinese ay kung minsan ay nagdudulot na rin ito ng sarili nilang magiging kapahamakan. Isa sa ating mga tinutukoy ay ang nangyari noong taong 2016 na kung saan ay pinursigingang habulin ng Argentine Naval Prefecture ang Chinese fishing vessel na Luyan 1 U10 habang ito nga ay nagtatangka na magpuslit ng ilang toneladang mga isda mula sa EEZ o Exclusive Economic Zone ng bansang Argentina. Umaga noong araw ng March 14 taong 2016 ay naispatan nga ng isang Argentinian Coast Guard ship na may pangalang Dervis ang isang may kalakihang fishing boat habang ito ay nasa karagatang malapit sa Puerto Madryn. Ang nasambit na pantalan ay matatagpuan sa probinsya ng Chubut na nasa bahagi naman ng Patagonia region. At bilang sa ito ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Argentina ay ipinatupad pa mismo ng United Nations noong year 1982 na ang nasambit ngang bansa ay ang siya lang may espesyal na karapatan upang mangasiwa at mag-explore sa naturang teritoryo. Agad namang napag-alaman ng mga crew ng Dervis kung ano ang ginagawa ng naturang fishing boat sa lugar, kung kaya't matapos na ma-recognize ang illegal trawler na Luyan 1 U10 ay agaran din nila itong kinontak sa radyo sa pamamagitan ng salitang Ingles at Spanish. Yun nga lang, matapos ang ilang pagkakataon ay hindi talaga sumagot ang namataang trawler sa tawag ng mga Argentinian crew. At dito na nga naganap ang pagsisimula ng matinding habulan na mismo pang ang actual na nakuhanan ng kamera. Kinailangan kasing umaksyon ng mabilis ng mga Argentinian bago pa nga makatakas ang papalayong illegal fishing boat, lalo pat ipinagpapalagay nga nilang naglalaman ito ng ilang toneladang nakaw na mga seafoods mula sa kanilang karagatan. Ilang beses pang nagsagawa ng mga audio signals ang mga crew ng Dervis patungo pa rin sa Luyan 1U10. Subalit napansin nga nilang pinatay nito ang mga ilaw at nagsimulang bagtasin ng ruta patungong international waters. Kung kaya't dito na napagdesisyonan ng mga otoridad ng Argentina na magsagawa na ng mas mahigpit o matinding paraan para nga mapatigil ang tumatakas na Chinese fishing vessel. Kaya't sa pagkakataong iyon ay ilang beses silang nagpaputok ng warning shots patungo sa direksyong tinatahak ng kanilang hinahabol. Subalit bilang response ay agad namang bumuwelta ang Luyan 1 U10 patungo sa Argentinian Navy. At dito ay nagtangka na nga ang Chinese boat na paulit-ulit na banggain ang humahabol sa kanilang mga otoridad ng Argentina. Sa mga oras na iyon ay talaga namang nanganganib na mapinsala ang isa sa barko ng Argentinian Navy. Kung kaya't dahil sa wala na talaga silang natitira pang opsyon ay dito na nga walang kagatol-gatol na direktahan nilang binira ang illegal trawler na pag-aari ng mga Chinese. Matapos iyon ay unti-unti na rin ngang nagsimulang lumubog ang Luyan 1 U10 kung kaya't wala na rin nagawa ang mga Chinese crew nito kundi iabandona ang nanganganib na barko. Makikita pa nga sa nakuha ng video habang inire-rescue ng mga Argentinian crew ang apat sa tauhan ng illegal na fishing boat kasama na ang namumuno dito o ang mismong kapitan ng vessel na Luyan 1 U10. Samantalang, ang ilan pang natirang crew ng papalubog na Chinese trawler ay agad din namang isinakay ng ilan pang mga Chinese vessel na pumunta din sa pinangyarihan ng insidente. Pagpapatunay na hindi nga lang iisa ang mga barko ng China na naroroon at illegal ngang nangingisda sa nasambit na teritoryo ng bansang Argentina.
Ang naturang matinding habulan ay tinatayang ilang oras nga din ang itinagal. Bagamat kahit naging tense ang mga pangyayari ay ayon sa report ay wala namang naitalang matinding nasugatan sa mga magkabila ang crew ng mga involved na nasyon. Yun nga lang ay makikita din nga sa video na unti-unti nang nilalaman ng karagatan ang natitira pang nakalitaw na bahagi ng illegal fishing boat na Luyan Yuan U10. Pero ang pinakatumatak dito ay natikman nga ng mga illegal na mangingisdang Chino kung gaano katindi at kung paano walang abog na tirahin ng mga Argentinian Navy ang kung sino mang mga ngahas na pumasok sa kanilang sakop na karagatan. Lalo pat kung ang pag-uusapan ay hindi lang ang likas nilang mga yamang dagat, kundi pagdating na rin sa kung ang buhay na nila ang siyang ang malalagay sa matinding alanganin. Sa mga lumabas na pag-iimbestiga ay napag-alaman ngang napakarami na palang track record ng Luyan 1 U10 pagdating sa insidente ng mga ilegal na pangingisda. Hindi lang sa teritoryo ng Argentina kundi pati na rin sa ilan pang dako ng iba pang mga karagatan. Lumabas din sa pagsasaliksik na ang naturang vessel ay pag-aari ng kumpanyang Shandong Yantai Marine Fisheries at bukod doon ay isa din pala itong subsidiaries ng China National Fisheries Corporation na mula naman sa malahiganting state-owned firm na China Agricultural Development Group na parte pa mismo o ano ng gobyerno ng Beijing. Bagamat sa ilalim kasi ng ipinatupad ng China's Bureaucratic Administration na malawakang pagbibigay ng lisensya sa ilang mga vessel na pag-aari ng China National Fisheries Corporation upang ito ay payagang ngang makapangisda sa ilang mga karagatan, ay hindi naman kasama dito ang ilang mga permiso, lalo na nga ang pagpasok sa ilang mga designated EEZ ng ilang mga foreign nations. Kung kaya't maituturing talagang kalapastanganan at kawalang-galang para sa ibang mga bansa ang madalas na ilegal na pangingisda na tulad ng isinagawa ng napalubog na Chinese trawler. Ang mga pangyayaring ating nasambit, bagamat medyo may katagalan na mula nang maganap, ay masasabi pa rin naman nating napapanahon pagdating sa kasalukuyan nating sitwasyon dito sa ating bansang Pilipinas. Sa mga walang patumanggang pagpasok, hindi lang na mga bangkang pangisda ng China, kundi sa nangyayaring pagharang at ilang insidente na rin ng ginawang pagiging agresibo nito laban sa ilan nating mga mangingisda, ay mapapansin ngang tila ay tayo pa sa ngayon ang siyang ang nag-a-adjust kahit pa sa teritoryong naturingang sakop ng ating soberanya. Subalit sa kabila ng lahat ay nililinaw ko lang mga kataps na hindi natin hinihiling na mauwi ang lahat sa pagpalag at mga bayolenteng aksyon, kundi ang atin lamang nais na iparating na sana ay magkaroon din tayo ng mga hakbangin o naaangkop na pagkilos upang sa gayon ay matuto din ang ibang mga bansa upang tayo ay galangin at higit sa lahat ay irespeto nila ang ating mga karapatan, lalo na pagdating sa mga lupain at karagatan na lehitimo namang parte ng ating bayang sinilangan.